Hey guys, Paolo Gonzalez, Fight Sport Manila. Joining me right now, Rex Lawin. Rex, before we start, you went to the office in the morning. You did two matches. One of them is the main event. Yes. How are you feeling? Actually, it's tiring. Kanina umaga gumawa pa ako ng paperwork. Pero tapos ano, dumating pa ako sa venue, sobrang init. And I managed to work the two matches for tonight to entertain for the people. Para sa inyong mga fans. Yeah, actually, amazing, you know. It's a free show, but it's more than what you charged before. Yes, sulit ang punta nyo. Sulit ang pamasahin nyo papunta dito sa Venice. And we have to ask you, para sa'yo, sulit ba yung pagpunta mo? Sulit ba yung pag-work mo na umaga and going here and seeing the crowd reaction regarding your match? Alam mo, hindi lang naman sa pera yan eh. It's all about para sa akin, I wrestle for myself, I wrestle to entertain people, lalo na dito sa Pilipinas. Kasi alam mo naman tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa entertainment, di ba? From MMA, boxing, kickboxing, lahat ng combat sport. So, yung pagod ko ngayon, sobrang sulit, kahit walang bayad, basta nagpapang crowd, masayang-masaya na ako dun. Now, you said na maraming Pilipino mahilig sa combat sport, boxing, MMA. What could you say sa isang combat sport fanatic kung bakit kailangan niya manood ng pro wrestling show, especially MWF? Although, alam naman natin yung discrimination sa pro wrestling industry, sa ibang combat sport, ang kaibahan. Actually, yung mga friends ko na from MMA, gustong-gusto nila ang pro wrestling kasi hindi lamang puro combat eh, kasi gusto nila yung storytelling. They like entertainment na sir. Pero yung ibang level na entertainment ba? Na bakit si ganito? Bakit lumalaban? Alam mo yung typical heroes and villains story. Tapos live mo siya mapapanood. Dito lang sa pro wrestling. Dito sa MWF mo makikita yan. Now you're the Filipino strong style. Yan yung moniker mo. Yes. And I see you have a Yaoyan mark. Yes, man. Do you credit your striking prowess to the Yaoyan? Actually, marami na akong striking arts na inaral sa grappling. Pero itong Yaoyan talagang talagang nagpatataka ako nito kasi nasa puso talaga ang Yaoyan. So talaga nirepresent ko lahat ng arts, especially Filipino martial arts, especially this. Now you crossed over from mixed martial arts, Muay Thai, now pro wrestling. Are you gonna see you back to the MMA scene or the combat sport scene? Who knows, maybe. Kasi ilang years din ako nag-amateur. Pero sa ngayon kasi, pro wrestling, kailangan ako ng pro wrestling. Parang mas gusto kong mag-entertain ng mga wrestling fans. Kasi ito yun na yung boom eh. This is the right time na pausbungin ng ang pro wrestling. Kasi ang MMA, uusbong naman mag-isa yan. Pero iba tong pro wrestling, man. Talagang nandun yung storytelling, nandun yung combat sports, kaya nga sports entertainment. Kasi full package siya na na entertainment. Now, Rex, we had Tajiri. You had Tajiri in your card. And I'm sure na-trainain niya kayo. Anong experience with Tajiri? Actually, puro basics ang pinagawa sa amin, pero detailed yung pagtuturo niya sa amin. Pero nakakapagod. Alam mo yun, subok na subok yung cardio namin lahat. Pero it was all worth it. Sulit yung pagod. Sulit naman yung pag-invite namin sa kanya. Saka, most importantly, ang natutunan namin sa kanya is yung work ethic as a pro wrestler, as an entertainer. Sobrang halaga. Saka, since he's Japanese, so mahalaga sa kanya yung discipline, which is talagang sinapuso namin yung tinuro niya. Hindi lang wrestling, work ethic. Do you wish to invite him back? I will invite him back and I will fight him myself. That's gonna be a great match, Rex Lawin.